yes. natin na isa sa pinakaayaw niya to in terms of matchup kasi wala, dispel kagad yung yes, dispel Jingo agad Mastery. Yung Jingo Mastery yun nga yung possible na gagawin dito na Nigma. Pero to, ganun din naman sa kabila, no? may Wyvern naman na pinik, pinag-usapan nga natin kanina, no? May Wyvern na sa Thunder. Pero pumik pa rin ng Dawnbreaker itong side ng Thunder, na itong side ng Nigma, di ba? Oo, oh, kumaga talagang ano, kumaga hindi nila siguro inips yung counter-counter. Kumaga nilalaro lang nila yung kung ano yung best hero and comfort hero sila dito. Kasi nakita ko si Pakas gumamit na itong Mapiking, pre, talagang explosive din siya sa hero na ito eh. Guys, yes. Pero yan ha, the Armory. Yan, sa mga gusto ng bumili guys, syempre gamitin yung aming promo code, DARMAM01, yan, sa Shopee, binin na kayo. Check nyo rin sa FB natin, guys, yung page ng The Armory. Kung meron kayong mga nagustuhan na damit, pwede nyo mabilan if ever na available. Ito ako, Rocky. Super aggressive sa bottom, pero 3 runes. 3 bounty runes para sa side ng ano rito. Tanda. Ganda yun, ha? Wala eh, parang ang ina level 1 ng hero ng Nigma, so hindi talaga sila makakalaban. Parang pang scout lang. So, Mars versus itong Pango. I think match lang to. Nating madaday. Pares kasi may pang ano eh, pang clear ng wave eh. Kakatalon lang sa last hit deny, Peben. Sa kanya level 6 isa sa mga importante, no? Siyempre, oh, yung arena, pwede siya makatulong agad sa lane. Same with the Pangolier, pwede naman yan din natulungan yung mga kampi niya with the Rolling Thunder. Pero ito yung live ads natin, guys. So, sa mga gustong humabol dyan dahil alam nyo naman, madali na mag-bet. Yan lang tayo, pupunta sa rivalry.com/lupondabalexi. PM lang kayo sa Phoenix page. Iyon, kung gusto nyong tumaya mga kaibigan. Pero speaking of which, alam naman natin na Yamado, itong side ng Nigma. Uy, patay ata si Pakas ha. Oo, nag-mischief mga kaibigan. Pero one more, pero yun, nakapag-sustain. Perifier. Yes, Perifier saving the day dito kay Pakas. So, naka-deny ng first blood itong pero, side ng Thunder Awaken. Speaking nga, di ba dati, yun nga, magiging mahirap talaga yung lane dito ni Monkey King dahil nga Enchantress tsaka Dawnbreaker. Dawnbreaker. Nakita mo naman yung capable of kikinig potential nila. Op! So, male, hindi niya natansya yung range, kaya na-deny. Medyo sobrang kailangan mo yan, no? In terms of laning phase, lalo sa may mid lane. Lalo sa mid lane. Olos-olos na kayo ngayon eh, wala nang small camp ang eh. Ang pinaka-ano rito, pagalingan na talaga lumasit deny ngayon sa mid, tsaka mga rats. Kasi wala na, walang side camp. So, pag nagulpi ka, kasalanan mo yun. Kumbaga talagang, wala ka na may pagsisihin, 1v1 lang kayo eh, diba? Oh. If ever, kung talagang ma-pressure yung kalaban nyo, yung support, na lagi nagpupunta sa mid. Eh, alam naman natin ngayon, sobra yung hit, magpapakita nga ng hit check, di ba? Lalagi sa mid lane eh. Yes, laging ano eh, laging yung gera nasa mid. Pero to, nakakuha si Enchantress ng pero so, ano, yung clips. Kaso doon sa may top side, si GH makakibigan na makakuha ng first blood. And that first blood is brought to you by Rivalry. Siyempre, don't forget to register at rivalry.com/luponwxc to get up to $200 welcome bonus. Pero si Pakas, yes, naibitaw pa nga niya yung kanyang boundless strike. Pero yung harassment jewels dito sa powerful offlane ng Nigma. Yes, easy 2-0 ba sa side ng Nigma. Kasi mo dati, sobrang unexpected na maka-first blood yung top. Kasi ang hina, sobra ng Rubik Morph eh. Parang walang kinik potential. Ayun nga eh. Titignan mo kasi. Ano nangyari ron, no? Wala, siguro, nagka-asiman. Ang hirap, parang ang hirap, ano eh. Tingnan eh. Kasi kalay mo, timber snap, di ba? Yung snap, may slow, may cookie. So, hindi mo alam kung paano. Siguro, nagkaka-ano man lang. Ang hirap, may kalaban na Enchantress, no? Tinatrabaho mo yung Jinko Mastery, pero ready kagad si Kuroki anytime. Kanina nga, ano pa eh, naggamit na yung Enchant kaya nakapag-lifesteal pa Koti yung Monkey do, pero namatay pa rin. Kaso ito, level 3 ni Timber, Adade, ito medyo problematic na to para sa side ng Digma sa top. Oo, napatay nila si Snapper dito, pero si Timber naman eh, medyo okay-okay yung lane. Ang pinakamasakit pa sa ulo rito once na nagkaroon na ng chakra. Oo, as a Morphling, ang hirap talaga mag-farm niyan. Oy, nice. Nakapag-attribute ship. Nako. Machu? I-out position si Machu, mga kaibigan. And there's the wave! And again, another kill! Parang, yes, going to the side rito ng Nigma. At si Sacred, syempre, yung tanky merong sustain. Parang na, siguro ganun ang ginawa nila kanina. Maasim, no? Oo, ang asim nila. Gusto nilang train. Eh, hindi. Sa bagay, pwede naman. Kasi more, pag nabigla mo nang hindi naka-attribute, mamamatay. Kaso, yung pwesto ni Machu or ni Snapper, medyo hindi maganda. Pero okay lang. Dahil doon na
refill. Uy! Tumama! Let's see mga kaibigan, kumakapitalize ba nila? At parang napaganda pa yata yung pagkakamatay niya. Na-refill niya yung bote, napatay pa nila si Sumail. Oo, napaganda pa. Hindi, nag-ano si, ano, hesitate si Sumail eh. Alam niya ang i-spear siya, hindi niya alam bihira kung... Bihira yun, kasi alam naman natin, talagang... isa sa Sumail sa napakagaling na mid-player, pero yun nga, na hindi niya anticipated yung spear doon. Okay, nag-pop na. Yes, immediately. Nag-pop na nga ng mischief. Pero primal spring out. Grabe naman yung reflexes dito ni Pakas, mga kaibigan, to escape that one. At si Mind Control low health. So yes, Kuroki on his side. At malapit na sila sa may tower. Wala na rin pang bibitaw itong MK. And Sumail, they want another one. Another kill might be done. Pero i-deny yun ni GH with the telekinesis, mga kaibigan. So close ha. So isipin mo kung namatay si... Sumail doon, sobrang bossit na. Wala na sobra. Sobrang bossit talaga, baon na siya. And mag-snowball dito yung Marcy Peber. Napanood ko yan kay BCM eh. Doon sa OG... sa OG, tama? Sa OG Boom. Tayo nag-gas nun eh. Oh, yes, yes. Abog-bog si BCM, di ba? Dinalaw ng dinalaw sa may gitna. Tsaka, as a pangolier, kailangan kasi medyo maaga item mo. Lalo, DPO holder ka. Sobrang laking tulong yan kung mabuo mo early on. Especially dun sa match-up, no? Sa mga hero match-up dito. Team Verso, Mars, no? Oh, mga mana-dependent. Pero RK naman na rito si GH. Uy, pero tinatry nila yung mid, ha? Oo, may hurricane yan. Itutulak, pababa. Dun sa may low ground. Here comes the swashbuckle, mga kaibigan. Pero ipupushback siya rito ni Dark Mago. Ang tanong is, mapatay ba nila itong Mars? Another hit will go in. Mars going down. Pero merong counter! Initiate, counter gank. Itong side nga ng Thunder Awaken. Pero still, it's a favorable trade for the side of Enigma. Nice gank by Kuroko rito. Kumbaga, goods na yun kahit namatay ka. At mid naman eh, namatay dito. Just na-even out mo. Yes, pero to bottom lane? Yes, Starbreaker mga kaibigan. Tatama rito kay Pakas. Low health. Oy! Pinorti! Yung boundless strike mo nga, Pinorti! Pinorti, nice 40 by Mind Control! Pero to ha? What a play! Level 5 pa lang pala si Dark Mago. Yes, level 5 pa lang siya. Kailangan niya dumistan siya. May ward, may ward. Kita siya. Pero aware naman ito. Pero nice 40 doon para kay Mind Control. 40 abuse. Iba talaga, mind control nga. Hindi ka naman tatawagin mind control mo, hindi ganun ang kalawa mo eh. Eh kanina, pinanood mo na nga sila ng interview. Uy, pero napatay. Yes, off-cam kill. Yes, di natin napansin. Medyo umasik mga tayo MK. Wala siyang buhay dun eh. Wala, walang buhay si Bakas dun. Yes, pininit siya mag-lane eh. Yun nga lang, yung kapalit nung... pero ito na nga dati. Speaking of mid, ito na yung mga... ito na yung mga hero natin. Nag-rotate na sa mid. Sabagay, 6 minutes, catapult. They want to pressure the tower, alam naman natin eh. Ang level lang ni Sumail. 6 yata si Sumail eh. Ayaw yung at. 6 ata. Oo, kaya dumidistansya si Dark Mago eh. Kasi baka malip ka na naman eh. Malip ka sa B1 rolling. Rolling Thunder. Pero I think makakapagano pa rin siya dyan eh. Ayan na, nag-6 na Jules. Meron ng arena, pero nag-tipin ang mga kaibigan itong Wyvern. Apat nang hero na nandito sa may mid lane. Here comes the Rolling Thunder ni Sumail. Pero wala siyang tatamaan rito na target. Nakailag si Matthew sa may low ground. So magbabounce-bounce lang si Sumail. Oo, and they will go home. Yes. Drive-drive lang. Kumbaga, drive lang. Testing lang. Testing lang. Baka mamaya peke yung driver license eh. Okay na yun. At least naparotate naman, di ba? Halos lahat nga. Pero ito, okay lang. At least, maganda pa rin farm ni rito, Dreamozel, ha? Na kahit Timber ka lane. Which is good pa rin niya para sa side ni Morphling. Pero usually, ito na talaga yung yung gusto mo na pinipick na off lane, safe lane. Yung kaya mag-stand alone. Yes, kaya mag-solo na. Kasi parang mid lane na talaga yung mag-init ngayon, eh. Yes, yun yung uso ko yung dali nga doon sa patch natin na talagang kailangan yung boat lane nyo. Kaya mag-solo. Kung magkakaya nga iiwan. Kasi nga yung dalawang support na... and nasa mid na, nakita naman natin kung paano gumalaw yung mga support. Gumanda nga yung patch ngayon eh, kasi naging hyperactive na yung Dota eh, no? Ginawang balance, maganda ginawa, naging balance yung mid, no? Wala nang kumaga wala nang lalamang talagang bugbugan eh. Nakalaban na ng last pick. Pero mga kaibigan, Chakram is up, level 4 si GH, and Timber Chain. And itong si Sacred, mga kaibigan, going in. They pop itong fortification for the side nito ng Thunder Awaken. While doon sa may bottom side, Pakas low in health, at nandun yung Empire Smasher. And eto na nga si Dark Mago on the top side. May hati tayo na team fight. Habang Solar Guardian going to the top side. Pero dalaway napatay for the side of Galaxy. And they're chasing itong si Secret. Kaso nga lang nakapag-out. Siya mobility skill. Kaso makakapag-sustain to Jules. Pero itong bumalik. Habang doon sa may bottom side, mukhang another kill. Might go to the side. Kaso si Kuroko with the Nature's Attendance. Hindi ibibigay ang pag-proc ng Jingo Mastery for the MK. So Mila, medyo nabubuhasit siya rito pa rin ang tulong niya. Which is...
good naman para sa team. Kaso hindi wala siyang trade kill na nangyayari. Sayang ang trade kill sana kay Timber, kaso napigilan yung rolling niya eh. Nahihirap din kalaman ng Thunder Awaken, parang discos din eh. Puro bugbugan yung gusto. Talaga nga, pag South America, puro patayan ang ginagawa rito. Pero to, GH? Natagpuan nga siya, no? Cookie set up, no? Usually, nakikita natin na follow up, pero syempre, wala silang vision mga kaibigan sa Snapfire at nakapag-resulta ng kill. 9 minutes in, killing spree ng Snapfire. Wali na sa may baba, si Bakas, yes, nandun yung Boundless Strike. Here comes Enchantress, kaso malayo pa. Pop yung Mischief, sabay 3 dance. Primal Spring out. So, wala kang mag-ingat ni Bakas doon sa may bottom side. Ang maganda naman dito, yung both carries, eh, same lang ng farm. Diba? Same fate, no? Hirap na hirap. At least meron network, no? Nasa second na lang, third yung more, fourth yung MK. Yes, kumbaga hindi sobrang hirap na hirap. Mm. Kasi yung lane nila, kasi naman, sa morph, kaling mo Timber, diba, sobrang bossed. Sa bottom lane naman, kahit paano, Dawnbreaker, sakto lang, para sa yung network dito ni Sumail. Pero matinik naman na, both first tower sa bottom and top, alam naman natin yan, automatic 10 minutes. Yan na nagro-rotate yung mga teams natin para matik yung mga first tower sa, ang tawag dyan, power lane o? Safe lane tower? Hindi, ano yan, dead lane. Dead lane. Line iwan na rin ganito. Hindi may MK, kailangan at tarong na rito, ano nang next galaw ni ano rito, ni Secret o yung Timber? Kasi alam naman natin, pag Timber, matik mag-onsen lane, ano yung next galaw niya? Yun nga, Jules, parang pumunta sa mid, no? Yun, yung iba kasi ginagawa, like, nakita ko si Amar. Alam mo, ginagawa niya, depende, minsan mag-stage siya sa lane. Tapos, magka-talk siya kape. Or, pupunta siya sa mid para i-take yung tower. Pero ito na nga, no? Speaking of, doon sa may mid lane. Ito na nga yung pressure na ibibigay niya. Kukoplay na siya dito ni Dreamozel. Dawnbreaker naman nila. Naka-corrosion yung Dawnbreaker eh, no? Uy, pero ito, so, may Mortimer cases na eh. So, pero hindi, okay, yung Marsh palakad. Kasi parang ang labo, no? Timber, snap yung nagsod, hindi Mars ang nagsod dito. Hindi, ito lang yung bait, inaantay nila. Hindi nagpapakita si Matthew eh. Parang alam din ng alam ng NGX, hindi nila nakikita yung snapper, kailangan nila mag-iingat. Nandun yung combo. And let's see, matagpuan nga ba nila si Mind Control, pero magaling bumasa ng mapa yung Enigma. Yes, alam nila eh, walang nagsishow sa map eh. Especially Snapfire, di na nakikita sa map, level 6 na eh. Sa ngayon, at medyo natigil yung gera natin, all 5 and okay, golden na naman. So far, hindi naman talagang big lead. Kumbaga, may farm din naman dito yung Enigma Galaxy. Isa ba? Siguro yung Thunder Awaken, no? Especially yung mga key items nila dito, yung Mars Dagger, no? So, ano bang maging first item rito ng Timber? Yes. So, meron siyang hood, so kaya Ensanch pala ang kanyang pinipoint out na item. Ang ganda rito, the best talaga gawin talaga ng Thunder Awaken, mag-force sila. Wala eh, meron silang information nasa medyo mga hero. Let's see mga kaibigan, here comes Mind Control. Slow from the scatter blast, pero may mag-TTP na kakampi. Doon sa may outpost. So, si Mars, palapit na rin dito. Grabe yung Enigma eh, no? Talagang hindi sila totally commit. Ayaw nilang makounter go sila eh. Pero middle lane? Kaya ba nilang patayin? Pwede yata. Nakakopya ng Whirling Dead. Kaso kung 4 versus 1 naman yata, Jules, parang kaya naman yata mabigyan. Kaya. Ngayon ang mahirap sa Timber. Minsan talaga, pag alam mong sobrang kulat mo, feeling mo di ka mamamatay eh. Grabe naman si Dark mago nakita mo, the day. Alam niya, kukuhanan siya ng skill. Nag-skill ka agad. Nag-skill agad ng third skill. Grabe nga yun. Pwede talaga yung Dota IQ, pero ito, Jules. Yung Whirling Dead eh, oh. Opya nung ano. Naiipit pa pala si Sumail doon. Naka si Timber Chain kaso. Touch, nalip. Nalip na Rubik. Yes. GH Rubik yan eh, no? Isa rin sa mga specialty niya yan eh, no? Pero mga ibigan, Sacred. Keeping the vision, may nakopya na Chakram. Timber Chain in, pero 4 versus 1. Medyo malayo pa yung kanya mga kampe. Inilip in. At Diffusal Blade completed for Sumail. And here comes the MK with the Boundless Strike. At si Bakas yung makakuha ng kill. Mortimer's Kisses coming from downtown. Kita mo yun, kakapatay lang ng Timber. Nakaganti na nga agad yung Thunder. Oh, hindi. Parang predicted eh. Nakita mo, bosses kasi yung shot ng Nigma rito. Yung MK na huli nila. Then, hindi naman nila kakapatay ng MK.
Then ayun nga, sakto kakabuhi lang ng Timber. Eh, napaganda pa yung TP niya sa top lane. Ayun lang, no? Pero, MK rito ha, meron na siyang Trend Saber and going for this. So, ano siya ha? Pure damage, pure DPS ang gagawin dito ng isang MK. Kasi madalas pag MK, after Echo Saber, minsan magbibigib na yan. Okay, Maelstorm, di ba? Diyan nga, Fury, yes. War Farm. Pero siya, Deso. Gusto niyang, talagang mamburst dito. Talagang bugbuga, no? Sabay doon na, ito, sa synergy nila, no? Sabay doon sa may teamfight na pwede nga nilang gawin. Although, di ba nga natin nakikita na mag-connect? Kasi, di naman rin ganun kadali, Jules, no? Hanggat wala pa sigurong dagger. Eh, pero ito na. Speaking of dagger, meron na nga itong si Dark Mago na isa sa mga key items na pinag-uusapan natin kanina, Jules, na pwede sila mag-smoke play. Yes, pwede sila mag-smoke dito. Eh, ewan ko, anong iniintay ng Thunder Awaken dito. Siguro cooldown ng ano, Mortimer's Kisses. Down pa eh. Yes, down pa naman. Siguro mga 30 or 40 seconds pa bago mag- Pero mga 20 seconds before mag-cooldown, pwede na silang mag-anap dito. Yung MK, nakabawi-bawi na rin sa farm. Yun na, hirap dun sa may baba. Uy, pero ito ah, Rory. Walang mana, masyado yung hindi magandang target. Out na. Hindi magandang target. To Timber na naman. Nakuta sa, tapos may Wyvern ka nakita naka... Nasa likod eh. Nasa likod. Talagang atras muna tayo. Then, hindi pa nag... hindi pa ata show yung dagger ni Marso. Wala rin silang vision dun sa may high ground. Lumitaw rin siya doon eh, kaya matapang rin siya Jules kasi meron silang sentry. Yes. So alam nila na walang vision itong side ng, walang information na meron dagger itong si ano. Pero Jules, pinag-usapan nga natin ngayon na up na rito yung Mortimer's Kisses, kaso nga lang nasa kabilang side ng mapa itong kanilang Snapfire. Pero mukhang pa-join in naman sa may teamfight na sa may ganda. Kaso nga lang nag-walk-in sila into a ward. So nakita na rito mga ibigan yung dagger dito ni Dark Mago. Medyo titingin ko magpiping naman itong side ng Nigma. Pero nalip! Grabe naman yung kasi meron nga silang vision eh. So alam nga nila na papasok sila sa Mark Mago. Pero nandun na nga yung Mortimer's Kisses into the arena combo. Huli yung tatlo. Isa na nga yung bumigay, which is GH. Damay si Bill niya na si Sumail. Pero si Dark Mago nakapag-survive pa with a 1/4 health. Pero papatalikod. Yung pagkakakuin. Lang, habang si Mind Control hindi makakaangat with the Celestial Hammer. Being chased down by 3. Dark Mago naman ang target niya itong si Kuroki. Mukhang another one to fall yata. At nandun yung slow. And look at this one, Dark Mago. Chasing itong si Kuroki at meron pang patipi doon sa may top side. Makikita pa niya itong si Pakas, mga kaibigan. And there's the Boundless Strike. Nawala. And Thunder Awaken with a 2K network lead. Apat yung namatay doon sa Nigma. Yes, apat. 4 heroes. Kumbaga, ang ganda na sana ng counter go ni GH eh. Nalip niya agad. Oo, nalip niya. Dagger. Alam kaso, nila eh. Kasong problema dun, magkakatabi sila. Kaya yung Wyvern, masaya pa rin. Tsaka yung Mars dun, ayun, nakapag-arena pa rin kahit. Saan yung Snapfire? Yeah, ito na, uli replay, di ba? Alam nila eh, kasi nagtumalon ka under dun sa may vision. Pag-ready na tuming fight yung side ng NGX. Pangat na pwesto na mo, hindi makalabas sila sa mail. Naubos buhay niya rin sa main. Naubos buhay niya dahil sa umpug-umpug lang. Naumpug-umpug lang yun sa arena. Oops. Hindi nga nakaangat. Hindi nakabangon si Mind Control yung si Celestial Hammer. Hindi no? pa nga na-commit yung curse dun eh. And yun nga, medyo nanalo ng kaunti. Kaunting lamang yung Thunder Awaken, 3k gold lead and 11 to 6 ranks ko natin. Another sword na naman, Daddy A, may arena. Oop! Uy, lumusot! Lumusot! Oo! So walang way para mamatay itong kaunting. So ito, dagdag power spike for the MK. Kompleto na rito yung Desolator ni Pakas. Yo, makatikati na to, Jules. Masakit yun, Bounce Strike, yung Rubik. Lalo na ka-Echo Saber. Yung Rubik, tsaka Enchantress, possible, isang Bounce Strike, kalahati bawas. Kasi mababa lang HP niya mga yan, eh. And ito, secret naman, buo na yung kaya niya. Yes. Ano magdada? But, kaya yung Sanj? Interesting yung Q item niya, Daddy A, ha? Dagger. What do you think this Q item niya para kayo? Talo na kagad yung backlines, mga kaibigan, pero si Sumail, hindi siya makakapag-shield glass, haabunin siya ng arena. Pero meron ding arena si GS, kaso mga kaibigan, mahumulong siya doon sa may totoo. Here comes the Mortimer's Kisses, Solar Guardian yung stun, and knock-up coming kay Sumail. Ang tanong, nasunbayin kanilang follow-up damage nga rito. And yung Mars na matay, and here comes Pakas with the Desolator, giving the damage killing spree for this MK. Hindi sila pwede pumasok doon sa may Wukong's command, pero still, yung tower is up dito sa may mid lane, wave out dito ni Dreamozel.
Pero may mapipick up na killer si Mail with his panda mo. Grabe nga, yun, hindi wala tinamaan yung spear eh. Meron to. Nako po, mabubulat, madidilit to. Madidilit ka talaga rito. Eh, yun nga yung maganda sa lineup kasi talaga ng Thunder Awakened dati. Kahit sabihin mong nagkaka-clash lang, pwede ulit sa lumaban. Anong, kahit walang ultis eh. Wala no? Ulti, lalabang kami eh. Kasi yung lineup namin eh, wala naman hinihintay. Tsaka slow cooldown lang yung mga spell dito. Kaka nakuha na nila yung mga specific na kailangan nilang items yes. Para agad lumaban dito sa mid game. And ito na, MK, siya yung top network natin dito. Going for BKB. Eh, pinakaano lang dito dati, yun nga, sinabi ng mga fan kanina, morphing game. So, yung morphing natin, ang tanong, eh, kailangan niya maraming item dito para matuloy yung morphing game or else, yun nga, sinabi ko rin, yung aggression nga ng early to mid ang gagawin ng Thunder Awaken, eh, kailangan mapigilan ng Nigma kung gusto pa nilang matuloy yung morphing game na yun. Nadi-delete ka agad yung mga supports? So, boundless, ang ganda ng selection, item selection dito ng MK. Mm-hmm. Kasi alam naman niya kung makipag-farm mo siya kay Morp, lugi siya eh. Ay nako, meron silang vision. Meron si Sumail, saving the day for Kuroki. Paso dalawa sila na huli mga kaibigan ng arena. Meron naman nanakaw. Na-spell itong si GH. Pero syempre, nandun nga yung Winter Wyvern with the Curse. Stopping itong Rolling Thunder. Dito ni Sumail at si Dreamosail will also back up dito sa may gitna. Siguro kailangan mag-linkin mamaya ni Sumail after niya mag-dagger. Kasi sayang yung rolling niya eh. Na-waste. Totally. Huwag na-care siya rito. Sobrang kailangan pa naman siya sa may teamfight. Oo, laki tulong nun ah. Kutusin, hanggang walang BKB itong MK. Especially MK. Oo, kaya nila makontrol. Pero to, 3 shot by... Uy! Nag-shot din ah. Harap-harapa nag-shot. Okay si Dark Mago. Alas kalahati yung kanyang buhay pero merong roll up. Yes, meron ng shard si Sumail. Yes, hindi pero matumama yung Mortimer skill sa solob ng arena. Solar ganyan pero nasa labas siya. Nasa labas si Sumail. Pero nice spear mga kaibigan nito kay Dark Mago for the side of Thunder Awaken. And they will go aggressively dito sa mga mukha ng Nigma. Kaso nahulog sa puno yung kanilang Monkey King. And the only thing that is defensing ito, dumidepensa sa side ng NGX yung tier 2 tower. So, kanina pa pala nakatayo itong tier 1, no? Pero yung Thunder Awaken, doon tumitipay, doon tumitipay. Pero si Pakas, jumping in, dahil sinabi yung kanyang BKB, he will be punished dito sa pag-angat. Kaso tiwala siya sa kakampi, na spirit ng morphing, kasi nakapag-morph ng strength. Nakapag-wave ba pa si Dreamosail, kasi magiging casualty. While, eto namang Team Verso, eh, si Sacred, giving information for the side of Thunder Awaken, jumping into the back lines. And they're chasing itong Sugoroki, inabot na ng Scatter Blast, na spear pa. Eh talagang mamamatay. Sayang na nice spear si Morph doon sa nag-iisang puno. Patay sana yung MK eh, no? Ito yung replay natin ha. Ginawa nila MK, greedy eh, no? Greedy. Sobrang nga walang asim ng MK. Eh no, mamamatay naman eh. Kaso nice spear nga sa nag-iisang puno. Nakapag-sustain pa. Hindi na dispel ni Goro. Yes. Uy, Didi ha. Pwede na lang gumitin rush to or another clash na naman para sa side ng Thunder Awakened. Ayaw magbigay ng pahinga ng Thunder Awaken. Oh, sabi ko kasi dati, pag South America, talagang patayan eh. Tinan mo, 16-8 and 5k gold din na para sa side ng Thunder Awaken dito. And BKB na. Yung ano rito ha? Yung MK, kung disassemble niya ba? Or talagang... Eko Saber. Oo, pwede rin hindi eh. Kasi mayaman naman siya eh. Sinabi ko paano gagawin niyang discard eh. Abang si Dreamosel naman, still farming for the Scuddy. Yes. Medyo malayo pa. I think nga, kahit nga may Scuddy siya, medyo kapos pa rin yung item niya. I think 2 items pa talaga, daddy. Hindi ba kailangan na niya dito ng BKB? Kung ako, linkin na lang. First. Linkin? Oo. Kung ako ha, siguro kung ako, linkin na lang. Kasi BKB, puro physical lang kalaban eh. Ayun, oo. Oh. Yes, hindi naman masyadong, wala naman masyadong magic yung side ng Thunder Awaken dito, so. Para Mortimer Skizes ang pinakamatindi. Ayun lang. So rather than that, tama nga rin, no? Puro physical na. Yes, oh, eto, Mars. Then, lalo MK, sobrang sakit ang DPS. So, kung ako sa kanya, mag-ano lang siya. Pwede siya mag-after Scuddy sa Tanic. Mas lalong titinding survivability rito ng Mars. Especially, meron siyang BKB. Yung wala ngang BKB, nakakasalba pa. Maganda sana sa Tanic Butterfly sa sabihin ko. Kaso, wala naman din silang enough damage. So, maganda rin sa Tanic Daedalus. Uy, pero ito. Jules! Pero nakapag-dagger out! Okay! Tignan natin mga ibigan, pero may spear doon sa may low ground. Solid spirit on FGH para ma-push out si Sacred.
Pero magche-chase in, makaibigan itong Timber. Once itong Rubik, kaso kukontra yung Sheridan ni Sumail. Double knock-up, tumama, plus swashbuckle out. Naligtas si GH with a stolen spear. Plus dito kay Sumail, natulong. Grabe naman yung dalawang dagger out doon. Alam mo, mga ninja yung nangyari sa Nigma. Kaliwat kanan yung pula. Paglabas sa paglabas, biglang gulat ka, nasa labas na lang ng arena rito eh. Ay, kasi may warding kasi sila ron eh. Alam nila na... Oy! Oh, another dodge! Nice roll-up dodge! Kung tinamahan siya, pwede siya mamatay. Matay! Gaso na si GH! Eh, ayun yung mabibigyan. Grabe yung aggression ng yung Thunder Awakening. Walang nagpapahinga doon eh. Ano nga ano? Walang magpapahinga dito, anak. Walang pakialam kahit walang Mortimer's Kisses, wala tayong arena, wala nun. Wala, walang ganun. Kasi yung hero nga nila, pampatayin talaga. And then, BKB na pala yung MK rito. Si ano, wala siya, napipilitan siya sa mamay kasi grabe yung aggression. Ito na nga, easy rush na ata to para sa side ng Thunder Awakening. Walang way para pa. Para makontes eh, ang daming may arena, may girl, so wala talaga. May Rolling Thunder. So wala, hindi na nila, bibigyan na nila to. Yes, bibigyan na nila to. I think... Ay, boss it. Ah, hindi na, hindi na. High ground naman, Dade, hindi naman ganong kalakas. Nung high ground na Nigma, sakto lang, may rolling, may warp na nakaabang, pero... Pag nagtalo lang kasi itong Thunder Awaken, automatic may minus 1 eh. May minus 1? Timber din, madali si makatalon dahil meron din dagger yan, yes, tama? Yes, may dagger nga yung Timber dito. Saan hindi kasi na binibigay na informasyon ng Jules sa teamfight eh? Mag-dagger siya dun sa likod, hindi naman kagad siya mamamatay eh. Yes, okay. Kumbaga yung information na nabibigay niya sa sakit noon, lalo pag na-reveal yung pwesto ng mga supports, tatalong kagad si Dark Mago dun sa may Codly. Eh, meron pa itong BKB. Oy, nakulang! Sakto naman yung talon nung... Ano yun, isang whirling death na wala yung buhay ni... Di ba? Yung item kasi dito ni GH, Aether Lens. So talaga yung HP ni Rubik, less than 1k lang ata yun, no? 1k sakto talaga. Ito problema, parang sila magbabuy time dun sa morphling nila. Kahit nga may Skadi yung morph, mahirapan sila dito. Mahirapan, no? Anong time na gagana yung morphling game na sinasabi natin? Kailangan 3 items pa. After Skadi, 2 item pa. Para talagang makita natin yung masasabi natin morphling game. Kailangan pa niya mag-buy time ng ibang tropa sa NG kasi hindi sila maka-teamfight eh. Yes. Lagi sila natin sa yung pan-depend sa defensive ito, side. Kuroki, ito yung ginagawa ni Kuroki. Oh. Oy. Wala na eh. Wala nang way para i-cancel out yung TP niya eh. Oo, walang gamamit yung spear. Pero ito ah, mind control, pwede siya mahuli rito sa bottom lane. May dagger. Aegis natin will be run out after ng 3 minutes. So, pwede magkamitin ng Thunder Awaken niya para sa bottom lane. Dodgeball lang ng team fight. Yes, kailangan talaga ng item ni ano rito. Si Dream Master all is, talaga magtutuloy-tuloy yung aggression ng Thunder Awaken hanggang sa makabasag din sila ng rocks. Rekta-rekta na yung ano, si Dark Mago. Mag-re-pressure na dati eh. Double arena, no? Yes, double BKB. Oy! Uli nga nila si GH. Hina natin sa may high ground. Nakakuha sila ng isa. And meron silang vision kung nasaan si Kuroki plus yung stun ng Cookie. Pantabay. Although meron ka nature's attendance. Kaso wala eh. Sapat na yung damage rito ng Thunder Awaken eh. Ayun lang, no? Dahil kanina, no? Pagka na-reveal na meron silang information, especially sa mga supports, at hindi mamatay. Wawa talaga yung support dito. Dadambahin ng Thunder Awaken. Ito na nga lang, no? To creep skip. Nilang makapagbahin ng time hanggang sa makapag-online or makapagdagdag ng item yung kanilang morphing into this game. Wawa pa BKB ata si Mind Control dito. BKB TP out, TP out. Ganun talaga lalo. Oy! Nakalimot si Mind Control. Oy, pero pa siya sa Solar Guard dyan. Ah, yun pala yun. Yung pala yun. Oh, kumbaga, mayroong aeroplano, mayroong parachute. Yes, kompleto. Kumbaga, ipever na tumalong nag-crash, sa... Nag-crash aeroplano. Aeroplano. May parachute. May parachute. Abang itong si Sumail naman, Rolling Thunder out. Kaso ready naman para tumimpay na itong site ng Nigma. Ever, kaso wala. Kailangan nilang umalis. Sige, kita mo naman yung backup no, sa ating minimap. Grabe nung agad yung ibang tropa. Nakaligtas ka na kanina, tol eh. Wala na siyang mana for Celestial Hammer. Grabe nga si Timber eh. Habol na habol.
Morp? May scout din ata si Morp? Hirap, parang naging walking ward yung Timber. Ganda na, patutusin na paganda yung dagger dito. Ang dami nila tumatalon. Oh. MK, dahil doon sa Spring, yung Timber, Mars, parehas may dagger dito. If ever yung Snapper, mamaya bibili rin ng dagger yan. Ngayon talagang talunan na mangyayari dito. Okay, pero ito ha. Kailangan nilang protektahan yung kanilang vision. Here comes the Cold Embrace. Morphling aangat na sa may high ground. Okay, they brought down itong Wyvern. As a Bacchus going into the Tier 2. Stolen Cold Embrace. Pero ibibitaw na nga yung Mortimer's Kisses. Pero pinapampig lang yung Wukong's Command. They are inside the arena. Roll up gagamitin ni Sumail. Pero napalabas siya na kanina. Swashbuckle. Kaso, magsakit ng Boundless. Wala pa rin. Damay si William pa nga nangyari dun. 23 to 9, guys. The 9k network lead, Thunder Awaken. Hirap no, continuous aggression. Spear sa Akisis. Wala ba siya ng arena eh, oh? Ah, oh. Wala kasi siya rolling eh. Siya roll? Oo, roll up. Roll up lang meron siya. May rolling siya, boy siya doon. Natulak siya ng patulak. Naku, Ogre Seal Totem pa. Yung hawak niya. Baka yung MK na. Oh, pwede. Hindi pwede ginamit agad. Basag na tower yun eh. Bawa sa tower yung flamethrower eh. Pero to, next item niya will be Sight of Vice or Hex. Pero ito na, Nigma, Daddy A. Kompleto na ata yung hinintay nila. Scuddy na yung morph? Morph? Yes, Scuddy na yung morph dito. It's time to team fight. Uskadi na rin yung MK. If ever nga na mag salpukan sila dito. If ever nga sila mag-collapse. Pero si Sacred, mga kaibigan, ipawin ito si Kuroki. Although merong nature's attendance for sustain. Kaso, gugustuhin mo ba? Nawala. Initial target. Itong Team Verso. Ito na nga, napakomit na nga inside the Nigma. They want this Wyvern doon sa may backlines. Kaso na Spear! Ito si Mind Control! Ang tanong ba makapagpapasin ng BKB? Here comes the Curse! And Wukong's Command, naglayer na itong skill ng Thunder Awaken. What a team fight from Thunder. At dalawa na kagad yung patay. So Mail might be next. And 3 to none exchange. Ano mga mababasag pa itong tower? Well played para dito sa side ng Thunder Awaken. Wala. Ito, namatay agad si Kuroki. Ako hindi nalang binagyan ng pagkakataon si Mind Control. Hindi nalang binagyan ng pagkakataon eh. After nung Spear, diba? Ano, ayan, oh, pak. Ayan, dinatay. Mukhang makakabasag dati eh, for yata? Sure. Nakraks itong Thunder Awaken. Sino napilitan na maggumamit nga rito ng Glyph, mga kaibigan, itong site ng Nigma. Ako, meron ng double arena, double BKB. Ako po, may pressure na, sakit sa ulo niyan. Dalawang arena. Dalawang arena, dalawang spear eh. Tapos may shard pa rito yung Mars. So possible, apat na heroes yung malalagay dito sa arena. Maisasampay dun sa arena. Masasampay ni Mars dun sa arena niya eh. What do you think na kailangan ng Nigma rito para makakambak pa rin sila sa game? Kailangan ano? Siguro same target sila ng initiatan. Yung si Sumail, busy dun sa may backline. Si Sapo sa Timber. Tapos si Mind Control, ang target naman niya yung Wyvern. Pwede. Ang hirap eh, kasi pag di mo naman tinarget yung Wyvern, nandun yung curse. Tapos pag na-curse ka nga naman, syempre nandun na kagad yung kung available nga naman yung pang-skill ng teamfight, diba? Curse, arena, Mortimer's Kisses, Wukong's Command. Uy, pero ito ah, Dark Mago, grabe naman yung ano. Lincoln Spear na si Sumail, at meron lang Hex. Eh, kanilang Oy! On inside his own arena. Abang si Sacred doon sa may backline, sa kapatay na kagad ng dalawa. JH with a buyback. Wave out na nga lang gagawin rito ng Morphling. Mortimer's Kiss is coming in. At si Dark Mao ginamit yung kanyang Repressor. Meron naman siyang another set. O pa rin na pwede pakawalan. Arena, huli itong Morphling. So was ito sa Mind Control. Wala na yung BKB. Wukong sumanan doon rin mga kaibigan. So was a bound and strike. Napupo. Diyos ko, dahil. Grabe yung bitawan ng skills dito ng Thunder Awaken. Masakit yung hero nila eh. Walang inihintay and heck. Saka yung Repressor. The Repressor. Third item Repressor dito para kay Dark Mago. Sulit na sulit. Yes, na-hex pa nga itong si GH. Kailangan mga kaibigan, kung may sasalba, meron naman siyang stolen na spear. So, mapupushback nga lang si Sacred. Muntik lang. Muntik lang.
Herrera ng basher. Oh, ano? Yung mga support isang baba ng buhay na day. Yan nga lang. Mas wala silang sagot. Wala silang solusyon sa Timber. Wala talaga. Basil, eh, hindi naman na. Masyado na matagal. Umaga dumami ni item dito ng side ng Thunder Awakened. Kaya yung Basil hindi na ganun kaganda. Gangster sa likod, no? Tanong double kill ni. Wala silang magawa, di ba? Susunugin sila sa likod. Whirling Death. Jack Ram, di ba? Hex pa yun. Sobrang, parang balik na dati si Avril Panel, dapat Timber game, hindi Morphling game eh. Timber. Okay, Timber game. Timber game siya eh. Siya yung pinakamaraming contribute ha. Oo, totoo. Baga, nakita nyo, after niya sa top lane, mabasag, nasa mid na yun, hindi na siya umalis dun. Tuloy-tuloy-tuloy yung aggression na itong Timber. Kasi kita mo, pag pinamanood ko sila, diba? Layo kagad ni Sacred doon sa mga kakampi niya. Kung baga ba alam nila na magkakaroon ng teamfight doon, Sacred kagad yung mag-i-scout. Eh, sobrang tagal pa tayo ng Timber. Hindi nga nila mapatay, actually. Hindi nila. Pero ito, sod. Dusod. Na-break yung smoke. Kuroki. Patay. Goodbye, Kuroki. Isipin mo, dati eh. Godlike yung snapper dito. Kaya ko nga sa'yo, killing spree. 9 minutes, killing spree. Rolling Thunder to go out. Pakas with the BKB. At na-hex nila yung Morphling. Let's see, mga kaibigan. They're controlling itong si Dreamozel. Pero nakapag-ship attribute into strength. Arena, si Jake nang sa maloob. Kaso si Pakas will go in with the Primal Spring. Eh, pound itong Morph. Deso plus Skadi plus Basher. Mga kaibigan kay Pakas sa kanyang Monkey King. Ay, ay, ay. Wala eh, yung Morph hindi pa talaga niya kaya mag-pag head to head ano pa eh, clash eh. Kailangan niya pa ng mga 2 items. Eh, itong MK, dami na, kompleto na. Nasakit ka ng MK, yung isip mo. May Deso ka, may Skadi ka, kompleto ka. Tignan mo, 33k network para kay MK rito. Kasi yung mapapalo lang yun sa loob ng arena eh. So, anong gagawin nila? They don't have a Morph, pero meron siyang buyback dito, which is 25 seconds. Pag-ising niya, wala na silang bahay. Ah, silang building. Pag-ising mo, binagyo na yung bahay. Pero hindi, tingnan natin. Ang gagawin niya, spear! Dalaway na uli, I think this is it, Daddy yes. A. Hindi palang pala building. Wala na siyang kakampi pagbuhay niya. Oo, ayun o. Pagbuhay niya, umalis na pala yung pamilya niya. Nagkaiwanan na. And, ito na, I think this is it. And GG goal ba, para sa Nigma Galaxy. What a play by Thunder Awaken. Yes, iba pala yung nangyari, no? Akala ko, pagbuhay niya, walang base eh. Wala pala teammate, baliktad. Yung spirit to 2, tama? Yes, spirit, grabe. What a play by Thunder Awaken. At, I think lahat naman nag-perform eh, di ba? Snapper, yung Timber, yung Mars, di ba? Nakita naman natin, then MK, talagang, sobrang precise nung, kumbaga, mas handang-handa tong Thunder Awaken against dito sa Nigma. Ang ganda naman ang laning phase. Oo, tutusin mo. Pero si Sumail lang ang medyo parang nagkaroon ng problema sa laning phase. Dahil siguro sa TP ni Snapper, yun doon nag-upisa yun. Snapper, yes. Oh. Yun lang naman eh. Yes, yun na nga guys. Game 1, nakuha na rito ng side ng Thunder Awaken. Ano ba ang masasabi ng ating mga panel about sa game nito? Panel? Thank you so much for our casters, Daddy A and Jules and Thunder Awaken, the best example of a team that is playing as a unit. Yes, and that yun yung nakita natin dito sa game number 1. They've done a good job shutting down even si Sumail, no? Actually, all of the lanes din as well for this Thunder Awaken is naging maganda. And let's start with paano ba nangyari umabot sa punto na hindi talaga nakapalagat all yung Nigma kahit hanggang sa simula. Kumbaga, ang nakita ko dito for the NGX is okay na naman yung naging lanes nila, parang naging stable naman. Pero pagdating sa mga early engagement, nakita ko na parang wala sila naging answer dun sa parang pag-initiate lagi ng Mars o kaya pag-initiate dito ng Timber. So every time na nag-initiate tong Timber so or yung Mars, parang ginagawa nila is parang tetry na lang. Or parang tumatakbo lang sila lagi, parang ganun. Parang masyado silang afraid na mag-take ng early engagement siguro dahil yung Morphling kailangan pa ng oras item para mag-online. Then itong si Dawnbreaker kailangan pa rin ng items as well para mag-online. Kumbaga, yung 3 heroes lang sa side ng NGX yung ready to fight, yung team yung Enchantress, yung Pango at saka Rubik. So parang doon mo makikita na sa early game medyo nagkakaroon na ng damage issues yung NGX sa simula, then nung tumagal yung laro parang
ang hirap na for the side of NGX kasi kuting mo morphling lang may item then kuting mo yung tatlong course dito sa ng Thunder Awaken is sobrang yaman and ang kunat, mm-hmm. Di ba? Tingin ko at pinaka-crucial talaga dito na linis si Sumail kasi yun nga nabanggit nga dito ni Jules na pahirapan na si Sumail during nung nagtipi na dito itong si Snapper, mm-hmm. Nagtuloy-tuloy na yung pressure. Pero feeling ko kasi di talaga gamay ni Sumail yung panggulir eh. Kita naman natin kanina eh. Natingin ko rin di niya rin masyadong gamay yung actually, madalang ko nga talaga makita even naman yung last time. No, kahit sa group stages, parang hindi naman okay. No, ano ba yung mga usual na pwedeng ibigay kay Sumail para mas maging effective si Sumail? Kaso keeper, kaso nabanggit na natin kanina yan eh, no? Parang ayaw na natin makita muna yung heroes na yan. Oh, pero yun nga, Thunder Awaken, what a great team, game number one. Pero kung kayo ba, papipiliin, kung kayo si Consi at pipili kayo ng ng MVP. Oh, siguro Snapper talaga, na-enable niya si ano, si Mercy. Doon lang siya para nagbigay din snapper ng damage. Din siguro. Snapper. Nako, Consi, dapat magkaano kayo dito, ha? Pero silipin natin, sino nga ba ang naging MVP for this match? Siyempre, Core. Ay, Dek Mago. Mati. Kamukha naman daw. Hindi, pero I think nag-enable, pero nakita ko kasi kanina, sobrang, kung highlights ang pag-uusapan, sobrang daming highlights si Dark Mago dito sa game. I think yung last na teamfight na nakita ko kay Dark Mago, yung sa mid na nabuhay pa siya, nakapag-BB pa siya, nakapag-arena pa siya, nahuli pa niya yung dalawang hero sa ng Nigma Galaxy, and well played for this player. And going into the game number two, mataas yung expectation natin, of course, for Nigma Galaxy. What can be changed? Siguro baka bigyan nila ng mas lalo yung mas familiar na hero kay Sumail. Yung mas familiar siya gamitin. Like for example, siguro mga Spirit Heroes, Ember, uh-huh. Void, Storm Spirit. Siguro mga ganong heroes. Mga Void? Sa tingin ko, place style-wise, parang di naman masyadong kailangan baguhin. Siguro sa draft na lang dito ng dalawang support kasi parang di... Okay naman siguro yung Enchantress tsaka Rubik pero pagdating kasi ng mid-game parang di ganun kalakihan yung damage na kinukontribute ng isang Enchantress tsaka Rubik. And kung tingin mo yung damage dito ni Enchantress is dagano pa siya. Parang medyo defensive na skill build. Wala, hindi masyadong mataas yung points ng Impetus niya. Tapos nag-Spirit Besset pa siya which is a good item up against sa tatlong course ng Thunder Awaken. Pero syempre nahirapan siya magbigay ng malamnan nung kanyang Spirit Vessel. Uh-huh. Kasi wala silang damage masyado. Na nagiging successful no throughout this game number one. But syempre guys, one game away for Thunder Awaken. They could possibly go for the next round ng ating lower bracket. And for Nigma Galaxy, they have to save themselves dito sa lower bracket. They have to force a game number three in order for them to stay still dito sa ating ESL 1 Malaysia. So, kaisa pang natin yan. And, magbe-bet muna tayo. Patatawa kayo. Iba na tawag sa'yo. Oo, kasi tinatawag nila. Hindi, kasi yung tawa daw. Kaya nga nilalagungan. Boss, ginalagungan natin yung boss na parang hindi mukhang epe. Joke. Anyway, bet tayo dito for game number 2. Do you think game number 3 to? Or sasagasaan din to ng Thunder Awaken? Ang ganda ng ads actually, ng Thunder Awaken. Pero medyo okay din yung ads nung nung game 2 winner. Pero ano bang pwede dyan? Yung mga over-over dyan direct. Duration tayo siguro. A total kills? Ay, duration ng game? Oh, duration tayo. Ano so, over or under if duration ng game? Ayun lang, sarado. Oh, sarado na. Sinara ni Consi. Sa ano na lang tayo? Total kills direct siguro? Oh, total. Total kills. Total kills ano daw, ano bang pwede direct dyan? Yung medyo mataas, yung mga dos ang odds. Ayan, over 50. Over 50. Yun lang yung pataas sa ngayon. Mga ano lang tayo siguro, over 56. Uy, over 56 daw. Over 50 na nga lang yung sinadjust ko. Over 56 yan. Magtatagal tong game, tingin ko. Uy! Over 56 daw, sabi ni Over 56 daw. Eh, ewan ko. Tinanggal lang yung butal. Tanggalin niya lang yung butal, ganun lang yun. Ganun naman ako, parang pibet eh. Yun. Binigyan pa nga ng tips. Tips and tricks. Oy, nasa, speaking of tips, pwede kayong kumuha ng mga tips sa mga tropa nating lupon sa GC, sa rivalry, tama. Ito. Uy, ba na? Actually, dalawa silang nagbibigay ng tips doon. Alam ko yan, nakikita ko yan. And nagbibigay din sila ng prediction doon. So guys, if gusto nyong kontrahin talaga. Kinontra nga nga 150 eh. Yeah. Mm-hmm. Yung predictions ng ating mga panels, yan. Feel free to do so. And kung
gusto nyong sundan, feel free to do so as well. But we're gonna be back after this short break. And right after the short break, of course, magpo-proceed tayo to discuss on what's gonna happen on the game number 2. We will be right back.